wala akong sa akin. Sa part ko lang po, proud na proud ako sa sarili ko. Kasi nakayanan ko eh. Nakayanan ko mag-succeed. Tapos parang kinausap ko yung coach ko na coach, gusto ko talaga mag-qualify. Gusto ko makalaan ng Olympics ko. Yung sinabi ng coach ko, si Coach Boreros ko, na kung gusto mo mag-qualify, mag-sacrifice ka. Yun mo, never ako umuwi sa Cebu. Kahit date anniversary ng mama ko, date anniversary ng papa ko, lahat, sinacrifice ko lahat ng para dito. For the last few months, doon ka sa Manila lagi, sa Resaming Kachini? 4 months na po ako hindi umuwi sa Cebu. Wow, so talagang 100%. Yes, no? And then, mukhang yung pagsigaw-sigaw mo doon bago ka bumuhat, anong nasa isip mo at those moments right before na lapitan mo yung bar? Tinignan ko yung barbell mo, tapos nag-freaked ako. Tapos sinabi ko sa sarili ko na kaya ko to. Kaya ko. Okay. Sir, message niyo kay Erlyn. Teka na sila. Erlyn, anong message niyo? Make na sure na to. Okay. Okay, rolling. Sure for so, Paris. Nasama sa atin sa training camp. With Rusty, Jan, and Star. Kahit na, nakita na yung mga kalaban. Hindi lang kalaban. So, more training, more power. Elreen, congratulations. Pwede mo bang ma-describe sa amin ang nadarama mo ngayon sa pag-qualify mo muli sa Olympics? Sobrang saya ko po dahil nagawa ko lahat yung training ko. Ang dami ko sinacrifice na pinagdaan mo. At saka nagpasalamat din ako sa POC, kay Sir Tampol, sa President Tampol. So ano pa yung ginawa mo dun sa clean and jerk para mabuhat mo yung 128 kilograms? Ano ba yung nilagay mo sa isip mo? Ano yung technique na tiwala ko sa sarili? At saka naisip ko na buhat ko na po sa training. Kailangan ko siya buhat sa nalulutan. So sir, this is your second Olympics, yep, no? Yes, so ano nang magiging goal mo para naman sa Paris? Sa Paris? Kaya goal ko po sa Paris ko kasi nakuha ko na yung qualifying ko. Gusto ko any color ko. Kasi kaya-kaya. So sir, what's next for them? Like you were talking about the training camp, yeah, training camp in France. In France. So can you tell us about that? 1 month before. So that's June 22 to July 10. So Edwin, anong gagawin mo para mag-celebrate? Kakain ka ba or what? Ay, check out. Kasi kumaba ka, di ba? Kumakain naman din po ako. Siyempre, masaya. Kasi hindi ko parang wala akong masama. Hindi ko na-expect na sa akin. Ang laki talaga ng pasalamat ko sa sarili ko na kaya. Yeah. Well, you know, it was a big thing for you kasi you qualified in Tokyo sa 64 kilograms. Yes. And then bumaba ka sa 5 kilograms. So that's almost 10 pounds, right? Ang dami ko ding pinagdaanan ko. Nagbaba ako ng weight. Tsaka hindi madali na mag-qualify. Kasi dalawang beses ako na zero sa qualifying. Kaya ngayon binuhos ko na agad na ito na yung last na talaga. Okay. Congratulations. Okay. Okay.